na-detect umano ng US Coast Guard ang isang submarine drone ng China malapit sa West Philippine Sea at sinabi na agad umano itong hinarang at pinigilan ng USCG. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na na-detect umano ng US Coast Guard ang isang submarine drone ng China malapit sa West Philippine Sea at sinabi na agad umano itong hinarang at pinigilan ng USCG upang hindi makapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasalukuyang nagsasagawa ang US Coast Guard Cutter Hamilton ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea nang ma-detect nito ang presensya ng isang maliit na submarine drone at sinabi na agad umano nila itong inimbestigahan. Hindi masabi ng US Coast Guard kung ano ang misyon ng nasabing submarine drone, ngunit naniniwala sila na mataas ang posibilidad na nagsasagawa ito ng surveillance sa mga isla at lugar na kinokontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binalaan din ng US Coast Guard ang mga sundalo ng Pilipinas na nakaistasyon sa West Philippine Sea na huwag maging kampante at maging mapagmatyag dahil posible umanong magsagawa ng isang agresibong aksyon ng Chinese military sa lugar. Iniulat ito matapos tinalakay ng mga National Security Advisor ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas ang mga security issues sa rehiyon at mga paraan upang mapalakas ang trilateral alliance ng mga nasabing bansa. Ito umano ang kauna-unahang pagpupulong sa pagitan ng National Security Advisor ng Estados Unidos na si Jake Sullivan at ang kanyang mga counterpart na si Akiba Takio ng Japan at Eduardo Anyo ng Pilipinas. Ayon sa kanilang joint statement, tinalakay ng tatlong opisyal ang mga security challenges sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, ngayon din ang sa North Korea. Binigyan din rin ng mga opisyal ang kahalagaan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Sinabi ni Sullivan na tinalakay nila kasama ang kanyang mga Japanese at Philippines counterparts ang mga magulong security environment sa rehiyon at kung paano sila magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at stabilidad sa mga lugar kabilang ang freedom of navigation at economic security. Binigyang diin nila sa kanilang pahayag ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kanilang tinatawag na three-way cooperation, pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng Japan at Estados Unidos at sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific, lalo na sa Taiwan Strait. Nagkasundo din ang tatlong opisyal na palakasin ang kanilang defense cooperation at gumawa ng isang formal na strategy document pati na rin ang pagsasagawa ng combined maritime activity kabilang ang mga multilateral joint naval exercise sa Indo-Pacific region. Samantala, sa ibang mga ulat, tinalakay umano ng mga pirata ang isang frigate ng People's Liberation Army malapit sa coastline ng Somalia habang nagsasagawa ito ng maritime patrol upang protektahan at magbigay ng seguridad sa mga Chinese na barko na dumadaan sa lugar.
Dahil sa dami ng mga piratang magkasabay na umatake, nahirapan ang commander ng Chinese frigate na kumprontahin ang mga sumali at matagal din umanong nagpaputok ng warning shot ang nasabing barko kaya medyo nakalapit ang mga pirata sa kanila. Matapos magpaputok ng warning shot ang Chinese Navy, agad namang gumanti ang mga pirata, ngunit kalaunan ay umalis din ang mga ito. Wala naman nasaktan sa nangyaring insidente, ngunit sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malaking kahihiyan para sa Chinese military. Hindi naman kaagad nagbigay ng komento ang People's Liberation Army at Ministry of Foreign Affairs ng China nang tanungin sila tungkol sa nangyaring insidente at sinabi na maglabas sila ng opisyal na pahayag sa tamang panahon. Iniulat ito matapos sinabi ng mga eksperto na isa umanong itong malaking kahihiyan para sa China at naniniwala sila na mahihirapan umano ang Chinese government na itago ang insidenteng ito kaya hindi sila kaagad nakapagbigay ng pahayag sa publiko. Inaasahan din na gagawa umano ang komunistang bansa ng ibang istorya at hindi nila ilalantad ang totoong nangyari sa publiko para hindi masira ang kanilang imahe at patuloy na ipakita sa buong mundo na malakas ang kanilang militar. Mula noong 1990s, tumaas ang piracy sa Somalia dahil sa nangyaring civil war sa bansa, political stability at kawalan ng edukasyon na kung saan nagtulak sa mga karaniwang tao, kabilang ang mga kabataan na makibahagi sa mga kriminal na aktibidad at pamimirata upang kumita ng pera. Noong May 2, 2007, isang Chinese sailor ang pinatay ng mga Somali pirates dahil nabigo ang may-ari ng kanilang barko na bayaran ang ransom demand ng mga pirata at dahil dito noong October 2, 2008, pinagtibay ng United Nations Security Council ang isang resolusyon na nananawagan sa mga bansang may mga barko sa lugar na gumamit ng military force upang supilin ang mga ginagawang pamimirata. Sa 101 konseho ng International Maritime Organization na nanawagan ng India sa peacekeeping force ng United Nations sa ilalim ng isang unified command na harapin at solusyonan ang piracy sa Somalia.